kalapit agad dito. Pugi ni Dudong, oy! Hi guys! A day in our life as a full-time livestock farmer and a part-time content creator for today's video guys! Dahil nga guys, medyo madilim dito sa bahay namin, inapailaw nga ako at nang makita ko yung aking gagawin at nang makita niyo na rin, alangan. Guys, pasensya nga pala guys kung may minsan nga kayo maririnig ng mga Bisaya words kasi nga tayo ay isang bisdak. Ayan guys, taga Mindanao po tayo. Nga pala guys, nakabili na nga ako ng feeds kahapon. Siyempre, as usual guys, ihahalo ko yan tsaka bago natin ilipat dun sa ating sako ulit. Kumuha na nga rin pala ako guys ng ipapakain ko nito sa mga alaga naming manok ngayon kasi magpapakain na rin ako. Again guys, ang pinapakain namin sa ngayon sa aming mga manok na shamo ay crackcorn nga po at tsaka Integra 3. Pinaghahalo-halo lang namin yan. Siyempre guys, etong sobra nga ay babalik ko sa sako at nang hindi nga din ito kutkutin ng aming mga kuting dito. Kung minsan kasi guys, kasi nga sanay yung aming mga pusa dito sa cat food ay napagkakamalan nga nila na iyan yung pagkain nila. And shoutout kay Oscar na talaga naman ding nagpupo pa. Naman din pala guys, ang isa naming bisita dito sa amin, isa din pusa na talaga naman ding napakapogi. Ayan, shoutout kay Yuki Yuki Doo. Pababa pa nga ako nito guys, ay sureball ako na talaga nang meron ng sasalubong sa akin kasi nga ito nga yung pinaka-routine namin tuwing hapon. Siyempre guys, set up kunwari sa camera, kunwari hindi nyo ako nakita, tapos babalik ulit ako dyan para nga salubungin ako ng mga alaga namin. Nga pala yung nangyari guys, yung trapal namin nung nakaraang bagyo or napakalakas kasi nung hangin at that time, ayan na yung nangyari, medyo nagkagusot-gusot na lahat. Siyempre guys, ayan kunwari nakalabas na ako, tapos magbibigay ng pagkain, siyempre kakain din agad yung mga alaga na yan. And nga pala guys, share ko lang lahat ng aming mga alaga dito ay ito lang talaga yung pinapakain namin sa ngayon. For maintenance purposes talaga guys kasi nga nalagang napakamahal nga ng mga feeds na commercial sa ngayon. So again guys, nakadepende sa inyo kung susubukan nyo rin yung mga pinagagawa namin dito sa aming yard. Kung gusto nyo naman malaman guys yung mga iba't ibang paraan pa namin sa pagpapalaki ng aming mga alagang manok, please visit our YouTube channel. O diba, nakasegue ulit tayo guys na mag-promote ng ating YouTube channel. Syempre nga din naman guys para yun sa ating mga bagong followers na hindi pa alam na meron din po kaming mga YouTube channel. Mga nga talaga yung ginamit ko guys kasi nga meron pa kaming isang YouTube channel guys, yung Teammates, para naman yun sa mga basketball games namin dito sa North Cotabato. Hay nako, nakakahingal mag voice over. Nga pala guys, yung mga pinapakain ko sa ngayon ayan yung mga inahin namin na nakakulong kasi nga napakamaldita nila. Hindi sila pwedeng ilabas guys kasi nga baka magsalpukan at meron pang mamatay sa mga iba pa namin nakabuhi or nakawala sa ngayon. O diba guys, sinabi ko na sa inyo, bisdak talaga ako, nakabuhi. Dati guys, etong mga kulungan na to guys ay punong-puno talaga ng mga sisir or di naman etong mga iilan natin ng mga inahin niya sa ngayon. At dahil hindi naman lahat guys ay maldita yung aming mga inahin, kung kaya yung mga ilang mababait ay pinapakawalan nga lang namin sa aming range. O diba guys, nagdagdag pa talaga ako dyan kasi nga talagang sunod-sunod pa sila sa akin. Sabi ko nga sa inyo, ang aking mga tagapagsunod. Nagtaka nga din ako nito guys kung bakit nagkulang sa kanila yung binibigay ko, eh yun naman yung usual talaga na binibigay ko sa kanila. Pero napagtanto ko rin guys na marami pala akong binigay sa mga pato namin na malalaki na at eto na nga yung binibigay ko din sa kanila sa ngayon. Kaya yung isang container guys na nilalagyan ko ng pagkain nila ay talagang kulang nga kasi nga yun na nga yung binibigay ko sa mga pato sa ngayon na malalaki na rin. O diba, sumili pa talaga ako dun. At syempre guys, hindi natin makakalimutan yung pagbibigay ng tubig guys kasi nga yung mga ilan naming mga manok dito ay nabubulunan at kailangan talaga din nila na mag-water. Kahit tawa nga guys, kailangan ng water. Yung mga hayop din namin ay talagang kailangan din ng water. Ang arte magsalita, dayoy. Yan, ewan ko rin guys kung ano yung pinagsasabi ko dyan, di ba? Habang nagbibigay ng tubig, italagang panay chika din, o, di ba? Konting pasilip lang naman dyan. Itong mga binibigyan ko nga guys na nasa lupa lang ay eto naman yung mga inahin natin. I mean, hindi inahin, yung mga broadcut pala namin na mga malalaki na rin. Hindi nga rin talaga sila pwedeng ilabas guys or pakawalan kasi nga sila yung may mga history na nakikipagbugbugan. O di ba? Kung sa mga tao guys may basagan ng ulo, sila meron din. Todo pa yung basagan talaga. Eh kung kapag ganun guys, pinakawala namin lahat, eh wala. Ubus lahat din ng manok namin. O diba? Kapag ganun, kailangan talaga gumawa tayo ng paraan. O diba? Ba't ka nagagalit, day? Ito na nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na matatakaw na rin. Ayan, sila yung nakaubos sa mga binibigay ko rin sa aming mga manok. Itong mga pato natin na napakalaki na rin ng bunbunan. O, ayan na naman, day. Ba't ka na naman nagagalit? Habang ito naman guys, yung aming mga kuting dito talaga naman ding walang ibang ginawa kundi matulog kumain
kumain lang at saka magpasaway. Hilig-hilig talaga namin sa hayop guys na kung minsan talagang may napapadpad dito ay inaangkin namin. Hindi naman totally inaangkin pero pinapakain talaga namin. Eto na nga guys, dahil may napansin nga si partner na sugat na itong isa naming alagang baka na si Dodong, eh kailangan nga namin tong isprayan. Ayan guys, diba? Si partner ang video niyan guys, kaya puno yung kamay niya or napuno yung camera sa kamay niya. Tanghalata talaga guys na hindi sanay si partner mag-video. Kaya ayan, pinawalang bahala niya na lang. Bahala na kung meron ba or walang makita. So, as what I have said, everyone, char, naka-English ako dun. Spray nga ako dyan guys ng para sa langaw, para nga din hindi ko mapit yung mga langaw or kagatin yung sugat ng aming isang alaga. Kapag pinabayaan kasi yun guys ay talagang lalaki at magkakasugat or magkakaroon pa ng infection ang malas malala ay magkakaroon nga ng sakit yung aming alaga. Na-experience nga namin yun kay Trion guys, itong baka namin na nagkaroon nga siya ng sugat ay talagang napaka-hassle nung time na yun. Remember guys, dahil nga naka-enroll kami sa YouTube University ay naghanap nga kami ng paraan kung ano nga ba yung mga pwedeng solusyon doon. Luckily guys, nakakita nga kami ng solusyon and it turned out good naman para sa aming mga alaga sa ngayon. Kaya iba rin talaga guys kapag nag-research ka at nagtatanong ka sa mga may mga ilang alam na rin tungkol sa pag-aalaga ng mga baka. At kung umabot ka nga sa punto ng video na to ay congratulations nga sa iyo at mabuhay ka hanggat gusto mo. Huwag kalimutan guys, sana nag-enjoy kayo. Please like and follow!